Hello guys, so i-share ni ko sa inyo ngayon yung pagbabago sa PSC Tools. Papakita ko sa inyo yung screen ko ngayon, okay? So maganda na doon sa mga beginners natin na walang ginagamit na charting tools. So I suggest gagamitin nyo yung PSC Tools. Alright, so ito, papakita ko sa inyo yung aking screen. Okay guys, punta lang tayo dun sa ating psc.tools. So dun sa mga new followers natin, i-subscribe mo na yan. At ito ang ating gagamitin na charting tools sa pag-aaral sa stock market. Okay, so punta lang kayo dito sa website psc.tools. So dito kayo mapupunta sa heat map, no? Yung ating stock heat map. Monitor all stock price movement in real time. So dito yung kanyang wow, merong medyo gaining, ano, maraming naka-green, no? Kitang-kita mo na sa monitor mo kung namumula yan or nagko-color green yan, maraming gainers. So anyway, dito maso-sort natin yan, no? This dalawa na to sortable, so ascending or descending. Tapos dito naman na tingnan natin na for example dito sa percentage change. So mauna lahat ng wow, napakadaming gainers for today, no? Yan ang mga gainers, guys. Tapos ito naman yung mga unchanged or yung 0% change. Tapos ito yung mga losers. Okay, yung mga naka-red. Tatlong color lang naman yan, guys. Tapos makikita natin dito yung number of trades. Yung most active stock, no? Yung Food, The Bloom, ICT, BDO, Ali, SMPH. So, yan yung most active stock for today. Okay? So, yung Food meron siyang 3,880 number of trades. Alright, so, once kinlik mo yan, guys, okay, let's say for example, i-click natin itong ating video. Mapupunta na yan sa ating charting screen, no? Yung ating PSC Tools charting screen. Alright, so, eto guys, papakita ko sa inyo. Ito, pares lang naman yung nakita natin doon, no? Ito yung kanyang stock code, okay? Tapos dito masasort natin yan sa value, sa trades. O, so number of trades, i-click mo lang yan. Ayan, makikita mo yan. Number one, just yung food. So kung ano yung nakita natin kanina sa stock heat map. Right? Tapos yung number of change. So makikita mo rin yan, no? Pwede rin yan na masort. So ito yung pinakamalaking nagkaroon ng gain. Ayan na naman, umulan na naman, guys, no? So narinig natin sa background yan. So, okay. So pagpatuloy lang natin yung ating kitaan na habang nagkakaroon tayo ng maraming blessing. Thank you Lord for giving us a lot of water. At maliligo na rin tayo sa ulan, no, after nitong turuan natin. Alright guys, so after nito makita mo yan, pwede na yan dito, no? I-click mo dito sa bottom dito. Uusad na yung ating chart dyan. Okay, tapos dito yung ating market in depth, no? Yung stock natin, andyan yung column ng ating bid and ask, no? Tapos alright, meron din dito yung andito yung ating multiple charts, 2 charts, 4 charts. Kaya naman ito yung maximum na ginagamit. Kahit malaking masyado yung screen mo, pwede mong gamit itong 4 charts, right? So dito yung ating market in depth transaction. So i-click mo lang yan dito, lalaki na yung charts mo. Otherwise, i-click mo yan dyan. So magamit ka ng 4 charts, oh, as sample. Okay, so magkakaroon ka ng 4 charts dyan na pwede mo yung i-save. Okay? Tapos sa susunod, pwede mong i-open yung iyong na-save na setting. Okay, so punta tayo dun sa ating single chart. Okay, papakita ko sa inyo sa header. Meron ditong bago, no, sa header. Pwede nating gawing night mode. Okay? So night mode, tingnan niyo guys dito, no? Andito rin yung full screen, tingnan mo yung night mode niya. Yun. Oh, tama. Naging kulay ano siya, para na siyang stock market ng US, no? Or yung ating new video platform na pwede nating gawing color dark. Okay? So balik lang natin sa day mode, no? Tapos tingnan natin dito guys yung ilabas natin dito yung dito. Okay,
Tingnan natin dito yung meron dito mga pages, stocks, disclosure, alert, at saka yung practice. Yung alert guys, dito is kailangan naka-open itong browser mo eh, no? Ayun, note this is only a browser notification, okay? Yung ating dina-download na mobile app na Chupetot. Okay, so i-download mo na yan para magamit mo yung iyong alert dyan sa mobile. Pero ang gusto ko sa inyo i-share guys, yung pag-click mo dito yung practice, okay? Ito yon yung page na yan, no? So, ito, gumagamit sila dito ng chart game na ito is based to sa real-time history ng isang certain stock. Mamaya makikita natin, makikita mo dito yung number of statistics. So, kung makiklik ka, halimbawa, gagamitan mo yan ng chart, nagpa-practice ka kung paano mababasahin ng chart, okay? So, let's see, for example, gumamit tayo ng Bollinger Band, okay? So, ayan yung stock niya, no? Ayan yung indicator niya. Tapos, i-click mo itong next bar, lalabas yung kanyang next bar doon. So, ayan yung kanyang volume, no? So, next bar, so, ayun. So, nakikita mo na doon yung kanyang statistic. Okay? So, makakapag-practice ka dyan, paano mo babasahin ng, paano babasahin ng stock. Right? So, I think baligtad yung nangyayari, no? Baligtad yung color dito. So, I think in few days, meron pa ditong pagbabago kasi bago pa lang nila in-add to, no? Somehow, yung volume is nakikita ko na dapat dito is red, no? Kasi yung volume is nasa green. So, in reverse. Tapos, dito naman is, yun, dito nag-red siya pero umaakyat yung price. Okay, so, malalaman natin in few days kung mayroon pagbabago dito, no? But so far, maganda tong dinagdag nila na chart game. Right? Where meron kang 100,000 paper money na pwede mong gamitin, no? Doon sa mga hindi pa talaga nagsisimulang mag-invest ng kanilang real money. Pero pumapasok na sa stock market at nag-aaral na ng chart. Pwede ka pumasok dyan. Pero for me, as an experience, no? Hindi maganda na meron ka ng trading na ginagamit mo yung sarili mong pera tapos nagpe-paper trade ka pa kasi merong pagkakaiba dyan na i-discuss natin sa mga future videos natin guys. Okay, so tsaka marami ding nagsisharing sa atin na sinasabi nila no at meron ding mga mentor. Ang experience nila is somehow very different daw yung pag ginagamit mo na yung sarili mong pera. At common experience is nagkakaroon sila ng gain pagka naka-paper money pa lang sila or paper trading. Once na nag-real-time money na sila, invest na nila sarili nilang pera, nagkakaroon na ng emotional factor. Tapos nagkakaroon na sila ng wrong decisions. Kasi hindi na sila nag-i-stick doon sa kanilang napag-aralan ng mga indicators. Dahil pera na nila yung nakikita nila, so nagkakaroon sila ng quick decision ng na hindi na nila masyadong nare-review. So, yun ang difference guys actually, no? During the paper trading, nagkakaroon sila ng gain. Pero pagka nagkaroon na, doon na sila lumipat sa ilang money na nilang ginamit nila sa stock trading, doon na sila nagkakaroon ng a lot of losses. Okay, so yan ang difference guys na gusto kong ma-share sa inyo. Alright, so next video, hopefully isingit natin yung ibang tips na very helpful para sa mga newbies. Okay guys, see you sa next video natin.